Hi guys, thanks for watching my channel. Meron tayo unboxing na gagawin. This is for Huawei P8. So, sumisikat na tong tablet na to. This is a phone tablet, no? So, pwede siyang phone, pantawag, pang-text. And at the same time, malaki siya, no? 8 inches. Mga isang dangkal ang laki niya. Yung nipis niya ganito. Yan. Sakto lang. Murang-mura lang 'to, guys. 5990. Buksan muna natin 'tong box. So ang kasama ng box, charger lang, no. Wala siyang earphones. Yung charger nila, tinanong ko, ang sabi nila normal speed. So, hindi siya fast charger, hindi rin siya slow charger. Sakto lang. And then, user manual, meron din siyang pin pang tanggal ng SIM card. So, ang pinagpilihan ko, yung MatePad T8 or yung T3. Ang difference nila, this one is 32 gig yung storage. Yung T3, kalahati, 16 gig. Ang malaking difference na nakita ko, with regard to dun sa apps, eto guys, walang Google Play. Yung isa meron, yung T3, which is a big difference kung sanay ka sa Android. Alam nyo naman yung balita sa Huawei, diniscontinue ng Google ang pag-support sa Huawei. Don't worry naman, pag inopen nyo siya, meron siyang tinatawag na App Gallery. So, App Gallery, wala siyang Google Play, may ads. Ang kulit ng App Store nila, may ads. Hopefully, yung mga apps na gusto nyo, nandito. But most likely, wala. Okay? Yan ang problema dito. Mura nga, pero umu-problema ka naman sa pag-install ng apps. No problem yan. Sa mga techie, pwede nyo i-transfer from one cellphone to another yung mga APKs ninyo. Inexplain naman nung sales lady na ito talaga ang problema dito, wala siyang Google Play. So I think for a techie person, okay lang yon, kasi you can always transfer APKs, yung installers, from one cellphone to another. So pwede mo siyang i-share it. So mahalaga meron kayong share it dito. So yung menu niya, yung control, nasa baba. Okay, so tignan natin, ano yung mga apps na na-install ko. Netflix, na-install ko. Galing to dun sa APK ng isang cellphone ko. So, gumagana siya. Mag-play nga tayo na isa. Just to prove na gumagana siya. Okay. Lagyan natin sound. Okay, maganda rin yung sound niya, malakas. Okay, so yung mga na-share it ko pa, Facebook, yan, pwede, gumagana. Messenger, meron. Yung YouTube, ayaw niyang ma-transfer, no? So, ang ginawa ko, binookmark ko na lang yung youtube.com. Tinransfer ko rin yung Play Store. Pag inopen mo, hindi gumagana. Hate na hate ni Google si Huawei. No? Ayan. So, uninstall ko na lang yan. Tanong nyo sa akin kung paano kayo magkakaroon ng mga apps na nasa Google Play. So, ang sabi sa akin ni sales lady, magagawa nyo yan pag ginamitan nyo ng VMOS Pro. This one. So, paano nyo install to? Hiningi ko yung APK kay ate na nagbenta sa akin, tinransfer niya. So, madali lang i-set up to. Ang style nito, para siyang emulator na meron pang isang nagra-run na app na tawag ay VMOS Pro, tapos makaka-access ka na ng Google Play. Yan, na-set up ko na kasi to eh. Madali lang to i-set up, guys. I-Google nyo na lang paano. So, hit ko lang tong play button.
magra-run na yung Vmos Pro. So from here, na-install ko yung Skype. No? Pero pag wala kang Vmos Pro, hindi mo ma-install yan. Okay, so let's hit on menu. From here, nakikita nyo, meron na siyang Google Play. Play Store, yan. So, gumana, nagkaroon ng Play Store. Sa pamagitan ng Vmos Pro. Ayan, nagkaroon na. Ngayon, ang nakakainis naman dito, yung favorite kong game, Clash of Clans, hindi siya ma-search. Tingnan natin yung iba. Mobile Legends. Ayun, meron. Yung ibang mga apps nyo, hopefully meron, pero yung favorite ko wala eh. Ngayon, lalabas muna tayo sa Vmos Pro, okay? So para lumabas ka dito, i-hit mo tong icon na to, yung blue. Yan, hit natin tong blue na to. And then, minimize. Yan, nakaalis na tayo sa Vmos Pro. So balik tayo ngayon sa main Huawei menu. Kamustahin natin tong Huawei App Gallery. Very limited lang talaga yung mga apps dito. May TikTok na pala, guys. Don't worry. Let's Google Chrome. So, wala. Oh, for example, gusto nating install Firefox. As you can see, nasa list siya. Pero, walang option to install. Ang nakasulat lang, add. Okay, so add natin. Ang nakasulat dito, not available yet. No? You'll be notified when it's available. So, ayan na yung mga ni-request ko. Parang wishlist lang siya. Pero yung Netflix, okay na to. Nagawa ko na ng paraan to. So, pag binili nyo tong tablet na to, yan ang may encounter nyo na issue. Hindi nyo ma-install yung ibang apps na gusto nyo. Pero, pwede nyo siyang i-transfer from your old cellphone using ShareIt. Ang battery niya is 5,100 mAh. So, matagal siyang malobat. Octa-core chipset na rin. Ibig sabihin, mas mataas siya kaysa sa T3. So, ang tanong natin, sulit ba to? For me, hindi. Gusto ko nga isoli eh. Parang gusto ko yung isa eh. Yung T3. Kasi, ang hirap na walang Google Play. So, yung hinahanap mong app, wala. Magpapakahirap ka pa, install mo pa yung Vmos Pro para makita lang yung app na gusto mo. Tapos, madi-disappoint ka na hindi rin pala talaga pwede. Kung bibili niya to, ang masusulit nyo lang dito yung mga main, yung paggamit ng browser, yan, email, pwede. Sa-setup nyo lang sa settings. Other than that, ang gusto ko dito yung pwede siyang cellphone. So, lagyan mo siya ng SIM card. Pwede kang tumawag. Pwede kang mag-text. Pwede ka rin mag 3G or 4G for mobile data. Silipin natin yung settings saglit. So, sa settings niya, yan, Wi-Fi, Bluetooth, mobile network pwede. Tapos, home screen, brightness, sounds, notifications, biometrics pwede rin, facial recognition, and then lock screen password. Yun lang yung ano, wala siyang fingerprint. Apps, battery. So, storage niya, again, this is 32 gigabytes. Security, privacy, location, digital balance, accessibility, account, system updates, and about tablet. Ayan, pakita ko lang yung about. Mahalaga pa yun. Pwede nyo i-pause yung video para makita nyo. Pang homeschooling, pang bata, pero this is not your dream phone or tablet, sabi nila. It's nice kung gusto mo lang mag-Netflix
Okay din. Pero other than that, kung mag-install ka ng mga games, malamang hindi mo ma-install. Swerte ka na kung ma-install mo. I'm not very happy with this purchase. Kinailangan ko lang talaga pang ano, pang homeschooling kahit papaano. Kasi wala nang mabiling laptop ngayon eh. Nagkakaubusan ng laptop. Ang presyo ng mga laptop ngayon nasa 50,000, 60,000. Yung mga high-end na lang natira dahil nga nag-aagawan yung mga tao bumili. Eh, alam ko dati mga 15, 16 hanggang 20 may mabibili kang laptop eh. Ngayon wala na, ubos na. So, eto, tsaga-tsaga muna tayo sa tablet. At least, pwedeng mag-open ng PDF, pwede ang videos. Yon ang mga risk na itetake nyo kung gusto nyo itong bilhin. For me, I'm not very happy, pero pwede na. Ayun lang guys, thanks for watching, have a good day, and God bless.